next video, mga techie, i-share ko nga sa inyo kung paano kayo pwede kumita ng 5,000 pesos every month gamit ang inyong GCash account. So stay tuned lang, mga techie, for the step-by-step process. Kamusta, mga ka-techie? Ako nga pala si Paul, at kung bago ka pa lang sa channel ito, click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos sa pwede natin pagkakitaan online. And dito namimigay tayo na 50 pesos para sa una mga kapag-comment, and another 50 pesos naman para sa mga kapag-comment ng hashtag word may kita rin sa video na to. So for today's video, mga ka-techie, share ko nga sa inyo para tayo pwede kumita na nasa bahay lang gamit ang ating mga GCash account. So to start earning here, mga ka-techie, syempre download nyo muna yung GCash, and available nga yan sa Google Play Store or sa App Store. Pero parang hindi na kayo mahirapan pa, mga ka-techie, nandiyan na yung link niya sa may description box below. Also, mag-register na rin kayo and fully verified. So, for the full tutorial niyan, nandiyan na rin yung link niyan sa may description box below. Okay, so mga ka-techie, once ka na nakapag-download ka na, nakapag-register ka na, and fully verified ka na. So, yan, tingnan natin yung profile natin. So, makita natin dito, fully verified na tayo. And ang maganda dyan, pag fully verified na tayo, mga ka-techie, magagamit na natin lahat ng features nitong GCash. So, kasama na nga doon yung pag-cash in, pag-cash out, pag-buy ng bills. Also, pwede ka na rin mag-save, mag-invest, and mag-trade dito sa GCash. So, kompleto na nga po itong GCash. Meron na nga rin po siyang insurance, and meron na nga rin po siyang loan. And isa nga sa mga nagustuhan ko dito, mga techie, sa GCash, is pwede tayo mag-build ng business dito. So, that's right, mga techie, pwede ka na mag-build ng business just using your GCash account. So, from here nga sa dashboard, mga techie, makikita nyo meron tayong view all services. So, click lang natin yan. And once na na-click na natin yan, mga techie, punta lang po tayo dito sa baba. Ayan, so scroll down lang tayo. And then, punta lang po tayo dito sa manage, and meron kayo makikita dito ang pera outlet. So, click lang natin itong pera outlet na to. Okay, so mga ka-techie, once nga na na-click nyo na yung pera outlet na yan, mapupunta kayo dito. All you need to do is agree nyo lang yan. Ayan, so once na agree nyo na yung mga ka-techie, mapupunta kayo dito sa page na to, wherein makita nyo kung para saan nyo ba itong pera outlet ng GCash. So, dito sa pera outlet ng GCash, pwede ka na magpa-cash in, magpa-cash out, and also pwede ka na rin mag-buy ng bills and magpadala. So, ano nga bang benefits itong GCash pera outlet? So, dito pwede kang kumita ng up to 10,000 pesos, and also, yung pag-cash in, pag-cash out, pera padala, and also yung pag-buy ng bills, libre na nga po yan para sa inyong mga naka-GCash pera outlet. So, pwede nyo na siyang pagkakitaan kasi wala na nga po kayong fees na babayaran sa GCash. Also, bibigyan nila kayo ng signage para kitang-kita yung sari-sari store ninyo, and ito pa, up to 500,000 na nga po ang magiging GCash wallet limit ninyo. So, click lang nga po natin tong get started, mga techie. Okay, sa pag-clinic nyo nga yung get started, mapupunta kayo dito, and all you need to do is fill up nyo lang itong mga address and mga other details sa kailangan nila. Like itong about sa permit, and also ikaw ba ang registered business owner ng tindahan. Once ka na na-fill up mo na yung mga techie, click nyo lang yung next. Okay, so mapupunta tayo dito sa next page na sasagutan natin, and dito nga kailangan lang din natin fill up itong GCash pera outlet application form, wherein kailangan nila ang pangalan ng may-ari ng tindahan, pangalan ng tindahan, and piliin ng inyong industry, kita mula sa tindahan kada taon. So dito, mga techie, hindi naman kailangan eksakto. So pwede nyo nang tansyahin yan. Okay, so next, mga techie, kailangan lang natin ulitin yung address ng tindahan natin, and then click na natin ulit itong next. Okay, so mga techie, mabilis lang po, and malapit na nga po tayo matapos ito. So dito, kailangan lang natin mag-upload ang picture kasama yung tindahan natin and yung ating mga paninda. So mga tips lang para ma-approve ang picture, pindutin ang mga picture para makita ang buong detalye. So dito nga, meron nga po sample dito para hindi na kayo malito, and then i-upload nga lang natin yung files and photos dito sa baba. So yan nga, once na nakapag-submit ka na ng photo, kailangan lang natin mag-submit ng mga documents. Yan, either barangay business permit, DTI registration, or mayor's permit. So nandyan lang po yung document yan, pipiliin nyo lang po, and then lalagay lang po natin yung name of business na nasa rehistro. Okay, so nakapag-submit na nga tayo ng mga documents dito, mga teke, nagkaroon na nga po tayo ng reference number. Pero yun nga, kailangan pa natin ito, click yung next, kasi meron pa po mga kasunod itong application natin. So dito, mga teke, tapos na nga po tayo sa details ng tindahan, mga required documents and photos, pero kailangan nga lang po natin panoorin itong AMLA module. So kompletuhin lang ang AMLA module para i-activate ang lahat ng GCash PO services. So yun nga po, magsi-selfie tayo to get verified, panoorin ang videos, and sagutan at ipasa ang questionnaire. And once nga na okay na tayo dyan, simulan lang natin po ang module. Okay, so dito, mga teki, kailangan natin mag-selfie para ma-verify tayo. So yun nga, meron nga pong sample dito na kailangan natin i-upload. And once nga na okay na yung mga teki, click lang natin ulit yung next. Okay, so kasama doon kanina sa AMLA module,
schedule, kailangan na natin i-watch yung video. So panoorin lang din natin and marami po tayong matututunan dito. Okay, so once na napanood na nga po natin yung video, may pa-short quiz lang po na konti itong GCash na kailangan lang po natin sagutan. So easy lang naman po ito mga techie, basta pinanood nyo ng buo yung video. And there you go mga techie, tapos na nga po tayo sa AMLA module. And yun nga po, kompleto na yung application natin sa GCash Pera Outlet. So click lang nga po natin to bumalik sa GPO. Okay, so mga techie, once nga na okay na yung mga application natin, all we need to do from here, hintay lang po natin yung approval nila. So as of now, application status natin is pending. And yun nga po, maghintay ng 5 to 7 working days para sa resulta ng iyong application. So hintay-hintay lang po tayo dyan. And there you go mga techie, that's how we can earn using our GCash account. So thank you so much for watching. And for those of you na gusto pa kumita online gamit ang inyong GCash account, click nyo lang yung video dyan sa ating screen. So thank you so much, have a great day.